Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay narigaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Maine at kay Alden. Ngayon lang po tayo nakapag-update ulit na dahil akala ko po magaling na po ako nung isang araw. Nabinat na naman po tayo. Pero ngayon po ay okay-okay na tayo at sabi ko naman sa inyo, hindi tayo nawawala sa pag-antabay at pagsubaybay kay Maine at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang ginagawa po ng social media manager na Menggay. Kung bakit palagi po nilang pinagduduldulan ang oras. Kung ilang oras lang daw itong sila Menggay doon sa Hong Kong ba yun? Singapore, Hong Kong, ano? Kung ilang oras lang daw. Dahil dito po natin makikita ang katotohanan. Okay, katotohanan na ang Valentine's Day na yan ay nandito lang po sa Pilipinas ang isang Maine Mendoza kung saan nahagip pa nga ng kamera. Ito pong si Alden Richards. Okay, pag-uusapan po natin yan. At syempre, hindi rin po mawawala sa mga dapat nating pag-usapan ngayong araw ay ang patuloy po, no? Patuloy na pakulo kina Maine at kay Alden. Ito si Alden, ito si Maine. Ano nga ba yung pakulo na ginagawa ng kanya-kanyang managements nila? Pag-uusapan po natin yan kasama ang iba pang mga updates sa kanilang dalawa. Ipagpaumanhin po ninyo kung nawala po ako ng isang araw, ano? Ipinahinga ko lang po talaga dahil nagkasabay-sabay po, no? May sipon po ako at ubo. Pero ngayon, okay-okay na po. Sinunod ko lang po yung payo ng iba, no, na uminom ng vitamin C, no? Uminom ng ganito ganyan. Medyo marami po tayong nalaklak pero ngayon okay na po. Okay? At bago tayo magpatuloy pa, hayaan niyo muna magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pag-support at pagmamahal kina Maine at kay Alden ng wala pong ibang hinihintay na kapalit. Lagi ninyong tatandaan, nakaisa niyo po ang buong Pinas Showbiz News ngayon sa pag-support at pagmamahal kina Maine at kay Alden. At bago tayo magpatuloy pa, naririto ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin, kanin-kanina lamang. Nung isang araw pala. Unahin po natin yung naging komento nitong si Miss Juana Baino. Sabi niya rito, "Good morning, Mr. Pinas. Matagal na akong nag-stop ng comments sa mga Alden vloggers dito sa YouTube. Pero lagi naman akong updated sa mga vlogs nyo. Gigreet lang kita ng Happy Valentine's Day. You know? Stay single, not forever naman. And happy. Happy Valentine's Day also to all your loved ones, to your team Pinas and your Lola Granny. Lastly, to all true-blooded Aldab Nation worldwide. God bless us all. And belated happy Valentine's Day po, Miss Juana Baino. Sana po naging masaya ang inyong Valentine's Day, ano? At tama po kayo. Huwag po kayo mag-alala. I-update ko po kayong lahat. Kapag ako po alam nyo na, ano? At maraming salamat po. At naiintindihan ko po yun, ano, na marami po talaga, marami sa atin na ganun eh, yung talagang nood na lang muna ng nood, ano, before they give their comments, na nagko-comment lang sila kapag kailangan lang. Maraming salamat po, Miss Juana Baino. Ngayon, pumunta naman po tayo sa ikalawa nating komento. Ito naman po yung mula naman kay Miss Edgy Marcelo. Sabi niya rito, "Hello, happiest Valentine's, Mr. Pinas. I like a part of Mr. M's interview by Alden about the love team partnership of Aldab. It's really magic. And its main objective for Aldab is a project for the two. How come, Mr. Pinas, why Anak is always part of their interviews? Consistent naman, ano? As if always my theme na secrecy. Diba? May tinatago. Super tan si Alden as offeror, no? As a binabago church in Binyan." Ay, hindi ko po alam kung na yun po ba yung pangalan ng church na yun. Sorry po, no, taga Santa Rosa po kasi ako. "Coincidence again ang appearance ng dalawa. Grabe. By the way, Mr. Pinas, I was able to watch last February 7 concert in Araneta because ticket was given free by my friend from Smart Seat Letter C. No, kaya happy ako in a way. Kita ko si Alden, but I don't like the motivation done by the girl. To Alden, as her ultimate crush and love, God, ang wallpaper ng cellphone niya. No, I face
face of Alden. Thanks, Mr. Pinas, in regards to Lola Granny. In regards din po sa inyo, Miss Edgy Marcelo, isa po pala kayo sa mga mapapalad na nakakuha ng free ticket. At okay lang po yun. Ganoon naman talaga pagdating sa mundo po ng showbiz, talagang gamitan ng gamitan. Diba talagang gagamitin at gagamitin ang isang Alden Richards just to promote. Diba? Naiintindihan natin yon. And kaisa nyo po kami doon, hindi rin po namin nagustuhan yon. At para naman po sa ikatlo natin komento, ito naman po yung mula kay Ms. Jeanne Cordero. Sabi niya rito, Happy Hearts Day, Mr. Pinas. And to your Lola Granny. Thanks much sa update. Ano? Yes, magkasama yan sila sa Bora. Secret lang naman. Madaling pumunta doon kung may private plane sila. Regular naman sa mga post at pakulo ang showbiz. Sanay na kami sa fake news nila. At pakulo. So, we know now showbiz is. They confuse the minds of fans. Ano? Pag sikat na at yumayaman ng stars, binabagsak kasi ayaw nilang yumaman lalo nat ginaganid sa pera. Pero binubuwag like mga artista dati. Kaya nagkakahiwalay din kasi pero sa iba't ibang artista. Diba? Para sumikat at mapag-usapan. Pero iba ang Aldam. Malakas kahit binubuwag kahit kasi solid pa rin ang pagmamahalan at ang mga fans. At mga nagtitiwala sa dalawa na real life. No? Showbiz is only showbiz. Puro salita at di nila alam kung anong sinasabi nila. Ngayon, iba na naman ang private life. Ano? Di nila mapagtatakpan at mapagkakaila ang nakakaalam at nakakakita. Ito kasi yung hirap doon. Kung halimbawang ikaw ay isa sa mga fans no, na sabihin na natin 2018 or 2019 no, onwards na naging fans ni Maine at saka ni Alden or naging fans ni Maine or naging fans ni Alden, dun po nagkakaroon ng problema. Kasi nga po, hindi nakita yung foundation, hindi nakita kung saan nagsimula. 2015 to 2016, dun po natin nakita yung lahat. At dun din po sila nagbitaw ng mga salita sa ating lahat. Diba? Kaya hindi po natin masisisi yung iba na until ngayon, hawak-hawak po lahat ng mga pangako nilang dalawa. Diba? Yun naman po yung nasaksihan mula simula. Kaya kabisadong kabisado po nila ang nagiging takbo at galawan sa showbiz nitong si Alden at saka po itong si Maine Mendoza. Okay? Ngayon, pag-usapan po muna natin at thank you po pala. Maraming salamat din sa mga nag-comments. At pag-usapan natin yung mga pakulo nila kina Maine at kay Alden. Itong mga nakalipas na araw, ano? Kung saan, sinasabi nga nila, itong 11 pa lang po, February 11 pa lang, sinasabi na po nila na si Alden Richards ay papartneran ng isang babae, na si Maine Mendoza ay muling papartneran itong si Panot. Okay? Dito po sa Valentine's Day. Nagkatotoo ba? Tama po kayo, nagkatotoo. Si Alden Richards na nakita naman natin ano na maipromote lang ang isang, anong tawag doon? Beauty products ba yung hawak ni Miss Glenda? Diba? Siya po yung itinunan. Nauna sila kay Alden. Diba? Si Alden ang si Alden yung kanilang parang na-hot seat doon. Diba? Sabi nga nila, sabi nga ng isang commenter natin, ang wallpaper niya ay si Alden Richards. Diba? At talagang dream guy niya raw si Alden Richards. Pangalawa naman, ito na. Diba? Sabi nga ng iba, ay February 14, ano, wala man lang ganap dito kay Panot at saka kay Menggay. Kaya naman ito na, bumawi. Ano? Bumawi ang social media managers ni Menggay. Kung saan sinasabi nga nila, pinagduduldulan pa nila ha, na ito lang yung certain hours, no? Ito lang yung particular hours na in-spend nila dun sa Hong Kong sa Disneyland. Okay? Na hindi sila nag-isang araw, saglit na saglit lang, just to celebrate the Valentine's Day. Ngayon, ang tanong ng mga netizens, bakit ba nila pinagduduldulan yung oras? Dito po nagkaroon ng butas. Dito po nagkaroon ng, sabihin na po natin, pagiging defensive. Okay? Dito po nagtatalo-talo yung mga fans. Bakit ba kasi kailangan pang i-highlight kung ilang oras lang ang kanilang inilaan doon sa Hong Kong? Okay? Doon dahil sa isang larawan, ano, at sa mga videos na meron si Alden Richards at saka si Maine Mendoza kung saan nung araw na yon, on that day, meron pong parehas na photoshoot yung dalawa. Na hindi, si Maine lang pala may photoshoot. Si Alden pala ay nakapagpabelo pa ng mga panahon yun. Okay? At doon nga po sa photoshoot ng isang Maine Mendoza, doon po nahagip, ano, ito na naman po. Para isipan na naman po si lahat.
ang kawangis na kawangis ng isang Alden Richards. Kaya po ang dami nagtatanong kung babalikan natin yung ini-indicate nila, no, yung na-highlight nilang oras, dun po malalaman ng lahat, ano, na mabubuking talaga kung ilang oras talaga ang kanilang ginawa. Ngayon, ang sabi ng mga fans, no, ito ay hindi latest, ito ay na-issue na po nila noon pa man, at ngayon lang nila inilabas dahil wala nang ganap ng February 14 dito po kay Mina tsaka kay Panot. Diba? So dito po sa mga ganitong pagkakataon at sa mga ganitong anggulo ng mga storya, dito po natin mapagtatagpi-tagpi, no, kung bakit po nila hina-highlight na hina-highlight kung ilang oras lang nandun sa Hong Kong. Dahil yun yung susi para po maintindihan natin kung nasan po silang lahat. Diba? Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.